Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Biyernes na kita. Thanks God, it's Friday. 6 bulan sa Agosto 2021. Kumusta mga katinig? Kumusta nga ito ang health condition diha? Oo, pinagmatas buntag. Dapat daw magpasalamat kita, no? Kay nakamata pa. Always na ay hope sa matag-adlaw. Mga katinig, ubay-ubay na itong hisgutanan. Ang kasos COVID-19 na pastila, no? Stressful na kayo para sa tuang mga health frontliners, ingon man sa mga naigo sa virus. Kay nga, no? Dili lang actually ang ginakahadlukan karon nga Delta ang posibleng mamahimong bahad sa tuang nasod. Mo nang kinahanglan maghimo og mga pamaagi aron dili makasulod kini sa atong nasod, no? Ang sumala pa sa mga infectious disease expert, pinaagi ni Dr. Ront Jean Solante, gipamahayag ni ini nga gikadlukan karon nga musud sa nasod ang Lambda variant, no, nga gikan sa Peru o lain pa nga mga nasod. Pastilan ang naasoy nga mga usa kini ka variant of interest, apan dunay potential nga mamahimo nga variant of concern sama sa Delta, Alpha, Beta o Gamma. Pero ingon daw nila ayaw kahadlok kay kung dunay Delta, dunay Gamma, naman daw si Alpha and Omega. Mga katinig, kinahanglan yun sa mga nakaschedule ng magpabakuna, pagpabakuna na mudayon, no? Para maprotektahan. Ayaw ninyo gahuna-una ang bakuna, makadaot ka ninyo, kundili ang bakuna, maoy makaprotekta ka ninyo batok ka sa COVID-19. May mong tuo-tuo na mga dili maayong mga balita, no? Mga nabasa ninyo sa social media, nga mamahimo mong zombie, mamahimo mong robot o unsa ba diha. Importante niya na maprotektahan kitang tanan, no? Batok sa virus sila labi na sa itong mga mahal sa kinabuhi. Dito sa Cotabato City, sugod sa Lunes, dunay bagong executive order nga gipagawa si City Mayor Santiago ni Sayadi nga mas maghugot pa sa ilang mga border, pangitaan pa og negative RT-PCR test bisan pag duna kanay bakuna o duna kanay vaccinated card, no? Nga nagpamatuod nga fully vaccinated ka na, pangitaan pagyapog RT-PCR test kung gikan ka sa mga lugar nga high risk sa Delta variant. Asa ba ning dunay high risk? O ang Cagayan de Oro, no? Isa ka na sa mga lugar nga high risk sa Delta variant ang Manila o sa gikan sa NCR. So mo na siya mga katinig, pastilan pa unsa ta makauli ni ini. Gasto kayo kung magsigitag pa RT-PCR test. But anyway, at least dere sa probinsya low risk pagyapon kita. Mga katinig, atong mga ginikanan pod, kumusta ang mga pagpangandam sa tong mga estudyante karon, no? Kung sa ginahimo sa tong mga estudyante human ang ilahang bakasyon, human ang human na sa school year 2020 o 2021. Karon 2021 hangtod 2022 na pod nga mag-aable karong September 13, no? Unsa ba mga pagpangandam karon sa mga ginikanan? Itong mga naas pribadong sektor o pribadong eskwelahan, unsay plano? Kaya pa ba? Intawon sad, no? Kaluoy po na itong mga pribadong mga eskwelahan kay nag-depende po sila ang ilahang pangsweldo sa mga staff nila sa number of students. Ang problema, kay naghikahos na po, no? Naglisod na po itong mga ginikan, naman ang uban, why laing mahimo kung dili
I-transfer na lang sa public school. Total pareho raman daw. Online ra gyapon, modular lang gyapon, o sa tawag na ana, blended learning raman sa gihapon. Niadtong August 2, 3, kung ako masayop, nagsugod mga katinig kining Brigada Eskwela, no, para ianda mo mga eskwelahan sa pag-ablis klase karong school year 2021-2022 nga magasugod sa September 13. Kalabot nini, atong kauban karong buntaga, ang atuang spokesperson sa DepEd Cotabato, si Sir Charlie Antipolo, para atong siron. Kung kumusta ang mga preparasyon po nga ginahimo sa DepEd Cotabato, andam na ba sila para sa pag-ablis klase? Kay karon pa lang ang City School Divisions Kidapawan nagpamahayag nga plansado na ang tanan. May buntag, Sir Charlie, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. May buntag, Sir Loy, o may buntag sa tanan nga nagpaminaw sa Joy FM, labi na sa Tinig ng Bayan na programa. Oo, sir, makibalita mi. Kumusta ang atong preparasyon? Andam na ba usab ang atong school division para sa pag-ablis klase? O sa mga ginahimo na ito karon? Yes, sir Roy, basing sa ito ang mga program of activities. Himo na ang atong National Launching Brigada Eskwela ng atong August 3 o aktibo kitang nag-participate sa ito ang kanang launching program. Dili sa ito ang sanay na ka-ready na punta ito ang mga kaan o adult information ng atong schools and districts and clusters nga ready na para sa ato ang Brigada Eskwela. Okay. So, kano sa magsugod itong Brigada Eskwela, sir, dere sa probinsya? Ang ato ang Brigada Eskwela nag-start sa August 3 hangtod September. Ngayon, no? Pan ato ang launching sa division level magsugod pa sa August 23. Pero bisan wala pa ta naka-launching nag-isipin sa tuta o nakatag-organisasyon sa ito ang mga schools, school leaders na pwede na sila mag-support o prepare sa ang mga schools para pag-ablis kante. Paunsa ang sistema karon sa unsa sa itong Brigada Eskwela? Mga ginikanan lang ang muadto sa eskwelahan? Kani nga ito ang mga bata. Eskwela karong sir, no? Dili na para sa unang mga tugitanan, no? Mag-physical cleaning, painting, mga na, o mga minor repair. Mm-hmm. Ang ito ang Brigada Eskwela karon mag-focus sa partnership engagement para ma-implement na ito itong atong i-prepare ng basic education learning continuity plan para maka-deliver ta quality basic education sa itong mga learners. Ang atong himuon would be pakusgo na to ang ato ang partnership with our local government unit, with our non-government organizations na kanunay na itong mga partners sa pagprepara sa eskwelahan. So dili tanan na parents, dili we will not require or we will not allow parents nga mag-add to dinaghan. Kung kinahanglan man gid kay Sir Loy, mahimo magyapon ng school nga venue para sa preparation sa mga modules, sa preparation sa distribution of learning materials nga gamiton for next school year, no? So doon na pagyapon tay chance or instances nga mag-report, mag-adto sa school ang mga ginikanan mutabang para sa preparation sa para sa nang disinfection sa eskwelahan before mahimo siyang gamiton para sa distribution center na to. Kung sa'yo mahitabo, oo sir. Kung i-allow na to na sa Loy, may kita o hiran or go signal, ikan sa ato mga local government unit, kaya magdepende man ta sa ato ang local government unit kung unsa na ang kaning ato ang qualification sa ato ang GCQ ba ta or high risk ba ning lugara or low risk. So kinahanglan yun yung mag-agad kita sa approval sa atong local government unit. Paunsa ka itong mga lugar nga gihimo ang atong mga eskwelahan isip isolation facilities? Unsay kay di ba doon na may arrangement ni ini ang DepEd o ang LGU o ang kining IATF?
Yes, sir, Loy, nakahiwalay na sila ng mga building, no? So, dili man po siya ka ng sporadic lang, bisag-asa lang ng classroom. I-identify yun na itong mga classrooms na gamiton para sa isolation facilities. O na sigurado yun siya nga isolated, dili siya maatuan sa workers or sa staff sa eskulahan or sa parents nga paatuan sa eskulahan pag-abot sa panahon. Okay, siguro po nato nga doon na tayo agreement with the DOH of LGU nga kung halimbawa mahumanan nila gamit, i-disinfected na. Unahon yun ang disinfection before magamit o sub sa eskulahan ang purpose niya as distribution center. Mm. So, para sa pag-abli na to sa school year 2021-2022, nag-expect ba mo ang mas mutaas pa ang ihap sa mga enrollees nato kay tungod daghang mga gikan sa pribadong eskwelahan ang mo-transfer ngadto sa public? Yes, sir Loy, no? Tinuod ka na, no? Og murag dili pod maayo nga to ang feeling ang ato ang mga private schools naglisod kayo og maintain sa ilang enrollment, sir Loy, no? Apan di man pud nato mabasol ang mga ginikanan kay tungod kaning COVID-19 issue nakaapekto kayo sa atuang ekonomiya pati po sa mga ginikanan. So inexpected nato nga mas mutaas ang atong enrollment sa atong mga public schools kay tungod pareho man ta og i-adapt nga learning delivery modality and wala man tay ginakolekta sa atoang mga public schools. So mauna sa Loy nga ginapangitaan po ng paagi sa ato ang departamentong matagaan o assistance ang ato ang mga private schools para dili sila totally mag-close o mapadayon gihapon ng ilahang pag-operate. Kaya mandako kayo nagtabang ang mga private schools na to sa pag-deliver sa quality education sa ato ang nasod. Unsay plano po da sa DepEd karong school year? Magdugang ba usab og mga staff o teaching staff? Doon na kita mga nangabot nga mga items, teaching item positions, sir Loy, pero hindi siya kadaghan, no? Very limited yun kay tuod, masabta na to nga ang kadaghanan sa atong pondo karon. I-focus yun sa ato ang pag-mitigate o unsaon na to ni pag-answer sa challenge sa COVID-19 in terms of health. So, makadugang kita og mga bagong mga teaching item positions, sir Loy, kay man tungod sa ginatanaw na itong increase sa enrollment. So, manginahanglan kita og dugang pod ng mga teachers. O doon na pwede provide ang ato ang provincial government, no, sa leadership ni Governor Nancy Katampo, ng mga LSAs, or Learning Support Aid. Doon na tayo 50 ka-teachers nga naka-ready na for deployment karong pag-ablis klase, sir Loy. So tungod ni ini sir kining ato ang mga ginahimo nga lakang karon unsa pod ang sistema ang ato ang sundon same pa ba gyapon katong last year? Yes sir Loy, you know, basically maorang gyapon nga delivery modality ang ato ang sundon. Maghimo man ta og enrollment na natay enrollment schedule nga pagahimuon og diha mahibaw-an nato ang preference ato ang mga learners og mga ginikanan og unsa gyud ang ato ang gusto i-adapt unsay gusto i-adapt sa ato ang mga learners og ginikanan karon nga pag-ablis klase. Apan gina-emphasize nato sir Loy sa tanan nga nagapaminaw nga ang face to face classes option nato dili pagihapon siya aprobado sa ato ang presidente. So magkulat gyud ta sa approval ni President Duterte. So for now, mura ka itong ginatanaw, ang modular distance learning gihapon ang mahimong major na ito nga delivery modality. May pamahayag ang presidente nga walay may tabong nga face-to-face kung dili bakunado ang itong mga teachers o mga staff. No? So sa kasamtangan, kumusta? Pila na ang itong mga bakunado ng mga teacher diri sa probinsya? Sir Loy, doon na pag naapalang gihapon ta sa mga 10 to 15% out of the 12,300 mga empleyado sa DepEd Cotabato Division. So doon na 10 to 15% pa lang ang vaccinated, Sir Loy. Apan nalipay kitang sugod karong adlaw, doon na i-accommodate ng mga A4 o kato-ato ang mga teachers.
para mabakunahan para sa first dose o ang uban po pa single dose naman po ang available. So karong adlaw magasugod na ang mga vaccination sa itong mga teachers apan dili ni. Hello sir. Ah, hello sir, naputol ka. So kining mga teacher nga ginabakunahan karon unsa ni siya? Belong ni siya dito sa A2 og A3. Yes, sir, no. Sa itong 2015% na bilang na siya sa A2 og A3. So karong adlaw, doon na lang mga feedback sa ito ang ganda sa ito ang mga correspondent sa field na magsusunod lang A4 para sa mga teacher. A4. So, kano sa magsugod ni sir? Today, sir, no, ito na tayo mga prinsipyo na magsugod o accommodate sa mga teachers ng Aglawa. Pero din sa tanan, sila sa magulat kito na o kano sa ma-available sa iban ng mga municipality. Okay, magdepende mo ni sa supply, no, nga ihatag sa DOH. Pero ang tanang mga teacher ninyo, sir, nasabit na tanang pangalan nila para sa pagbakuna dito sa matag mga LGU? Yes, sir, Loy. Ang atong health and nutrition section sa atong division, dugay na mga 3 months ago, nag-inig na ang listahan para na masabit dito sa mga local government units na ito. Okay. Sir, doon na ba kay dugang mensahe sa itong mga kaigsunan? Kasi nga ito ang mensahe, sir, Loy, no, sa pag-ablis na klase sa school year 2021-2022. Among ginauhag ang tanan na itong mga partners na mo-appeal sa ito ang Brigada Eskwela Program. Huwag ka ni Sir Loy, ang gusto niya emphasize na walay bayad ang Brigada Eskwela. Gina-encourage na ito ang tanan na itong mga partners na makipandayayong sa ito ang trabaho sa silang hilaron ma-prepare na ito ang eskwelahan para sa pag-abli sa klase. O gina-mindful na mo ang tanang school leaders na ito. Kung pwede iwasan nato itong electioneering activities kay hapit na ang election early o base na niya o magamit ng mga programa sa DepEd para sa pagpangampanya although wala pa magiging mag-express sa ilang mga ngamudagan siya pagka sa position sa local government unit at ang gusto i-emphasize o i-remind ang tanan na ang istilahan hindi pwede gamitin at venue for endeavors at politics. We accept or we welcome ang mga ato ang volunteers para matabang pag-prepare sa itong eskwelahan at kinapili na ito magamit kini as a venue for election center. Dagang salamat, Sir Lois, na hindi ang pag-reaction. Dagang salamat, sir, sa panahon po nga gihatag ni mo na itong programa Maing Buntag. Mga katilig, inyong nabati ang ato ang spokesperson sa DepEd Cotabato, si Charlie Antipolo. No? So, mga ginikanan, kung doon na mo igong oras po, pwede mo musalmot diri sa Brigada Eskwela. Kunya, siguro doon po na ito ang mga kabataan nga napa-enroll na. No? Para sa preparasyon kay... prepared naman ang ato ang DepEd sa pag-ablis klase karong school year 2021-2022, no? Kay labi na nauna na katong pre-registration nga gihimo kunya continuous man ni ang pagpa-enroll sa tong mga estudyante, no? Hilabi na sa mga naa sa pampublikong eskwelahan. Mga ginikanan pod nga naa sa pribado, mo nang gauna-una pod kung unsa ba dapat ba i-transfer na lang, no? Kaluoy po din tao ng mga nasa mga pribadong eskwelahan. Mao na isa sa mga kamatuuran diha kay tungod nagadepende pod sila sa number of students nga magpa-enroll sa ilaha alang sa ilang mga benepisyo. Wala kinahanglan gyud pod ayudahan gyud sa DepEd o sa gobyerno ang mga naasa mga pribado nga mga eskwelahan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:23 na ang atong oras. Makarong panahon na tungod kay daghang kayong bahad sa mga virus. Dunay maayong balita pod, no? Dito sa Mount Mayon, mga katinig, dunay nakuha ang atong mga eksperto nga mikrobyo, bakterya nga pwedeng himuong tambal, batok sa cancer o guban pang mga balatian, no?
ang karon ng ginaistudyuhan na nila. So grabe ang danyos nga gihimo ni Bulkang Mayon sa mga mulupyo o sa pang-agrikultura o panginabuhian. Pero aduna po'y good news tungod kay ang katong mga mikrobyo nga nakuha sa parte sa mga gibuga no sa Mount Mayon, pwedeng i-develop himuong tambal sa bisag unsa mga sakit, no? So kini dapat pod no istudyuhan gyud maayo sa itong mga eksperto or makatabang, labi na ni ining adunay banta no sa COVID-19 nga kung nga diin mas nagaligon ang pangdepensa pod sa virus nagamutate no gikan na sa katong original niya ni gawas ng Delta, Alpha, Beta o Gamma no o karon na pud ning Lambda nga gikan sa nasod sa Peru. Alas 6:25 ayo kalimtiha ang inyong food supplement nga Yaki Herbal Capsule nga makatabang para makapaligon sa pangdepensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas, ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inong 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, ngano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipailan-ilan. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mas ganado sa produktong sigurado MMV Stream New Muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MMV Stream New. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MMV Stream New. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro Foliar Fertilizer.
siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:29 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni programang Tinig ng Bayan. Dawat kita report gikan kang Tinig 13 Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizel. Daw tubod ang tubig nga midagay day gikan sa planta sa goma nga Olmex and Company Development Corporation sa Barangay Katipunan, Kidapawan City nga misubay paingon sa kanal. Dili lang ang kahugaw sa tubig ang gareklamo sa mga residente tungod kay baho usab kaayo ang tubig tungod kay gikan kini sa duga sa goma nga giproseso sa planta. Dini nanukad ang reklamo sa mga residente. Makita sa kanal ang itom nga tubig nga midagay day paingon sa sapa. Sa wala pa na tukod ang planta. Dito sa sapa nagalaba o nagakuha og tubig ang mga residente alang sa ilang inadlaw-adlaw nga gamit. O karon dili na nila mapuslan ang tubig. Mamilit sa imong sinina ang kabaho o magsakit ang imong ulo, labi na kung primero nimong bisita sa lugar. Matod sa residenteng si Flor Llamas, 12 katuig na nilang giantos ang baho. Apan, wala may reklamo kaniadto kay maagwanta pa nila ang baho o panalagsa lang ipagawas ang tubig nga gikan sa tab sa planta. Apan, ilang namatngunan nga sobra tuig nang giadlaw-adlaw og release ang tubig o nahimo na nila kining kalbaryo. May reklamo usab ang SK chairman nga si Edwin Bautista Jr. Sumala niya, nahisgutan sa usa nila kasasyon ang problema. Usa sa gikabalak ani Bautista, ang epekto sa baho sa panglawas sa mga residente o pagkawalay pulo sa tubig sa sapa kay dili na kini magamit o posibleng bakterya nga dinala sa chemical nga gigamit sa planta. Ang gikatingala sa mga residente nganong ginapadagay day sa planta ngadto sa sapa ang ilang wastewater nga do naman untay gimuntar nga upat ka dipping pond ang kumpanya. Gisuwayan pagkuha ang opinyon sa kumpanya kabahin sa isyu bato kanila o gikontak ang ilang pollution control officer nga si Richard Macarilay. Apan wala kini may atubang. Nanawagan karon ang mga residente sa LGU Kidapawan o DENR nga aksyonan ng ilang mulo kay buot lamang nila nga proteksyonan ang ilang sapa o proteksyon usab sa ilang panglawas. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13 Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Nagang salamat Kalisel sa naasoy nga report unsa po'y ginahimo sa tuwang sendro dire, no? Dapat kini aksyonan dayon nila o imbestigahan, no? Dili pwedeng magtulog-tulog ang atong DNR kay mao na ilahang trabaho especially ang ato ang sendro, no? Mao na ilahang trabaho ang protektahan ng ato ang kinaiyahan. Dugay naman din ining ginareklamo nganong wa pa kitay nadungog nga aksyon nagikan sa sendro, no? So dapat kini kailangan man ng trabaho ang protektahan ng kinaiyahan, muhimo dayon sila og lakang kay dili na dapat hulaton pa nga maghimo pag dako nga kadaot ang naasoy nga ginahimo sa planta, no? Kaya lisod kayo nga ng sitwasyon. Alas 6:32 na mga katinig ang atong oras samtang sa pikas sa bahin sa pinakaulahing report nga gipagawa sa Department of Health mga katinig nadungagan pag 116, no? Ang kaso sa Delta variant sa COVID-19 sa nasod dog sumala pa sa DOH 95 sa Delta cases local, no? Usa ang returning overseas sa Filipino o 20 ang gipailaw pa sa verification. Kabilang usab sa local cases ang 83 nga gikan sa Metro Manila, 3 sa Calabarzon, 4 sa Central Visayas, 2 ang sa Davao Region, tig isang kaso sa Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley ug sa Ilocos Region. Sumala sa DOH na nasa 331 ang kinatibukang Delta variant cases sa nasod. Hinungdan na gipamahayag sab niini nga naka-recover na ang mga naasoy nga mga naigo sa Delta variant o gina-verify pod no ang katong sa mga local health offices ang mga nakasalamuha niini o ilahang mga nakahimamat. Samtang sa pikas bahin,
na tala usabang 113 nga alpha variant cases, 122 ang beta cases ug pulo sa mga bagong kaso ang P.3 variant nga unang nadiskubre sa Central Visayas. So sa kinatibukan, na record ang 1968 nga alpha cases o 2268 nga beta cases. Sa kasamtangan, ang pamahayag po sa DOH, no, ginahimo nila ang tanang mga lakang karon. Oh, ginapakusog sa gobyerno ang risk-based approach sa pag-detect sa COVID-19 cases. Sumala pa ni testing Czar Vance Dison, tungod kay limitado ang resources sa atong nasod, kinahanglan gamiton nila ang ubang mga pamaagi para dili na mukalat, no, ang lain pang mga virus sa mga isolation o treatment o vaccination area. Subala ni Dison nga ang Delta variant dili pwedeng resolbahon lang, pinaagi sa usa ka estratehiya lamang, no. So dapat dagang estratehiya ang ilang pag-ahimuon aron na mas maprotektahan og dili na kinahimo kuya na pa. Kay kung magsalig ka lang sa ginhimong testing sa matag adlaw, dili kini siya kaya sa tuang gobyerno. Alas 6:35 na atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Balik na to si Kalisel Tinig Teresa sa iyang dugang report. Kalisel. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Na o gamit sa Kidapawan City PNP ang mga body-worn cameras nga alang sa ilang operasyon. Matod ni Kidapawan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Lauro Espida, at dunay 16 kabuok nga mga body-worn camera ang ilang istasyon. Apan, upat pa lang niini ang pwede nang gamiton sa mga police nga ma-assign sa checkpoints o sa mga anti-drug o anti-gambling operation. Saysay ni Espida, dakong tabang ang mga camera nga dukan nila tungod aron ilahan ang makita og ma-monitor kung gibuhat ba sa husto sa mga pulis ang ilang trabaho. Dugang sa hepe nga sa kasamtangan, di na pagadawaton sa korte kung mag-apply ang pulis og search warrant kung walay pagagamiton nga mga body-worn camera ang mga otoridad sa ilang ipahigayong operasyon tungod kay dinhi makita kung husto ba ang gibuhat nga proseso niini sa matag operasyon. Samtang gibutsag sa hepe nga na-delay lamang ang pag-a gamit sa maong mga body cameras tungod wala pa na-connect sa PLDT ngadto sa provincial o regional headquarters aron ma-monitor ang mga kalihukan sa ilang mga kapulisan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig Tres Elizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:37 oras, mga katinig. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra, Antipasco, Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins niya, nga haplas pud na iya Yaki pud niya oil na karon niya basta nang taw sa buskos na entawon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala, busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Keys, Vita Plus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto nga King's Vita Plus Animal Feed Supplement? Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma, ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building, pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus, mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:32 ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Kagahapon, ato ang nahisgutan ng gantong gipahigayon ng workshop o pag-imbita sa mga LGUs, mga PIO o mga lain pang opisina o gi-disseminate no, sa Philippine Statistics Authority ang katong ilang gipahigayon nga 2020 household census sa population and household no kung diin kini ang mamahimong basihan sa mga atoang mga decision makers sa ilahang direksyon paunsa ang pagtabok nato sa kalisod nga atong nasinati karon hilabi na nga dunay kaso sa COVID-19. Atong makahinabi og kauban karong buntaga ang Regional Director sa PSA 12 si Attorney Magtahar Mandolon. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Thank you. Good morning to you. Po ang mga radio listeners sa North Cotabato. Opo. Mahalaga ho yung ano inilabas ho ninyo na mga datos ano para sa inyong ginawang survey kung saan natukoy ang Midsaya pala ang may pinakamaraming populasyon sa buong probinsya. Pangalawa, ang hindi ako makapaniwala ang pikit kasi kung dadaan ka lang sa National Highway, napakaliit ng pikit pero ang dami pala ng mga ano, pangalawa sila sa may pinakamaraming bilang ng populasyon at pangatlo ang Kidapawan. Doon po sa ginawa ho ninyong survey, ano ho ang mangyayari ho rito after na ipinatawag at ipinaalam po ito sa atin po nga mga local government officials? Thank you, Lai. Ang role ng PSA is just to do the counting through the census. Kasi dalawa ang operations na kinakandak natin para sa pagkokolekta ng datos. One is survey, and the other one is census. Meron din collection ng administrative records, pero that is just administrative work. But the survey and the census, mandated ng batas yan, kailangan natin kolektahin yung mga specific na activity katulad ng census of population and housing. Ginagawa natin ito tuwing every 10 years according sa ating batas pambansa bilang 72. Kaya itong 2020, gumawa tayo ng census of population sa buong bansa at ngayong 2021, na i-release na natin yung results dahil na-proclaim na as official ng ating presidente. So, gumawa tayo ng activities para ma-disseminate, mapaliwanag sa ating mga stakeholders at ma-aware sila sa results ng ating census. So, ngayon, we conducted the Data Dissemination Forum in North Cotabato. At na-announce na natin doon ang results at na-review rin yung ating mga concepts, definitions, paano natin ginawa yung pag-census. At lumabas nga ang North Cotabato, I think is the province na with highest population in the region dahil umamot sila ng million yung population na. And among the municipalities, tama tayo, Midsaya, and then Pikit, mga top 5 municipalities in the province, malaki po ang ang role ng population sa ating development efforts. So it's now in the hands of our planners, our decision makers, especially our leaders, to look into the updated population count. If there's a need for them to update or revisit ang ilang mga targets, ilang mga plano comprising of all aspects of development. So, mapa-health man, mapa-livelihood or education, nasa ano na nila yon, nasa call nila yon, our
role was just to provide the updated population count. Sa opo, sa data na nakita ko sir, ang North Cotabato ay para nag-increase siya ng more than 1.75% sa 5 years ano? Ang increase nito sa kanyang populasyon. Yes, lawyer. Unfortunately, hindi ko ma-download itong mga pag medyo may problema ang signal sa internet. Uh-huh. Yung exact figures. Uh-huh. Pero minimal yung ating increase in terms of population growth, minimal yung increase ng ating mga probinsya. Mm-hmm. Sa 5 years period lang. And then may ano rin yan, may kinalaman din sa yung natural increase, yung movement ng tao. Kasi meron din tayong tinatawag na natural increase ng population under normal situation. Uh-huh. So within the trend. Opo. Within the trend. Naidagdag ba or nakita din ba sa survey na mas dumami ang bilang ng Cotabatenos during lockdown season or period? Kasi di ba noong March 2020 isinailalim tayo sa lockdown at sa panahon na ito ang mga tao walang ginagawa, nasa bahay kasamang buong pamilya. Na-report din kasi ng IPHO na tumaas din ang bilang talaga na last year ng mga residente sa probinsya. Maraming na naitala nila ito dahil maraming nabuntis. ang concept natin doon sa census, meron tayong veterans period. Veterans period natin was May 1, 2020. Uh-huh. So if you recall, yung ating lockdown nag-umpisa nung March yata yun, no? Apo, March po. March 15 ko na nagkakamali. Yes, it was March nationwide. Mm. So nung kwan na yan, yung period na yan, medyo challenge nga sa ating mga numerator dahil September na ginawa yung census, but the reference period is May 1. So while there was also movement of people even prior to pandemic, diba may programa ang gobyerno yung balik probinsya. Uh-huh. Oo, meron din yan. Some would think na ito ay magdadagdag ng kanilang mga populasyon, pero we stick to the definition kung nandiyan na sila sa usual place of residence nila. Mm-hmm. 3-6 months, tapos meron tayong mga ibang conditions pa. So yun ang dasihan ng ating pagbilang ng tao, i-attribute din sa lugar na yan. Okay. So parang minimal lang yung meron ganon case. Mm-hmm. Hindi siya masyado naka-apekto dun sa count natin. Maybe in the next census, kung meron tayong census at napili na sila dyan sa lugar na yan, di na sila umalis, baka makita natin yung itong bilang attributed to in-migration. Kasi may movement ng tao yan, yan sila sa migration. Oh. Sir, hindi pa natin makita yun, Loy, ngayon kasi ang na-release natin count lang, maaari when the variables, yung mga different specific characteristics na ng population kasama doon migration, baka meron tayong makita at ma-attribute natin sa mga programa ng gobyerno. Okay. Sir, kasama din ba sa na-survey ninyo yung poverty at livelihood ng ating mga kababayan? May mga ano po ba? May mga kasama ba ito sa mga tinanong ng inyong mga enumerators? Iba yung survey natin. Meron tayong ongoing ngayon, Loy, yung tawag dito, yung Family Income and Expenditure Survey. Uh-huh. Itong survey na ito, ito yung talagang basehan ng computation or estimate ng poverty.
Kasi yung mga data kinokolekta doon, very specific, napaka-detalye. For example, yung income nila, yung income at saka expenditures, yun yung kukunin. Pero, for example, sa expenditure side, ang kukunin mo talaga, detalye ay magkano ang bigas na kinukonsume mo sa isang araw, ilang kilo o ilang sako, kasi i-multiply mo yan into 6 months and then buuhin yung isang taon para yun, para makita talaga yung expenditures at household level, sa family income na yan. So dito, so, yung basihan ng poverty. Sa sentro, ang makukuha lang natin yung occupation, yung mga different jobs ng mga kababayan natin. Okay, dito sa survey ngayon, dito natin makikita kung ano ang naging epekto sa kanila ng pandemyang COVID-19. Yes, may question tayo. May kung hindi ako nagkakamali, o kung wala man doon sa census, ang pandemic kinukuha natin sa ito sa kuan na ito sa no, nako, andali ha. Aputol. Okay, redial na to si Director Manulon. Wala yung signal. Okay. Wala yung problema na to sa tuang ko, no? Out of control. Wala sa tuang control kining ingani ng mga technical. So, importante nga makita po na to sa ilahang... The number you have dialed is either unattended or out. Low ba tingali, no? Makita na to ang... epekto, no, sa kining pandemya ng COVID-19 pag-iatubang karon. Kaya mapo ni ang pagkakuang aksyonan sa tuang gobyerno. Sir, so naputol po. Opo. Sige po. So hiwala yung gagawing survey para makita natin yung epekto ng pandemya ang na dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Yes, Lord. Meron tayong mga surveys na kina-capture yung effect ng COVID, lalo na sa employment. Oho. May ilalabas din natin. Opo. Sir, yung binabanggit ho ninyo may survey ngayon. Ano po ito? Ongoing na survey para doon sa specific na mga questions sa expenditures at income ng ating mga kababayan? Yung tinatawag natin Family Income and Expenditure Survey. Uh-huh. This is a regular survey na ginagawa ng Philippine Statistics Authority every 3 years. Mm-hmm. Mula pa 19 in the COAN. Siguro mga 1970s or 80s. Kasi ano na yan, parang yan ang magiging basehan ng ating gobyerno para mag-map out ng poverty and to designate to come up with a threshold kung ano level ng income na makakonsider mo poor or belonging to poverty at ano ang hindi. So, ginagawa din sa ibang bansa yun. But in our case, we do that every 3 years and itong taon na ito, gumagawa tayo ng FICE na yan. The last time we did was in 2018. Mm-hmm. Yeah, 19. Oh, so dito. 2018. Opo, so dito matutukoy dito kung anong lugar sa buong Subsaharan region ay yung nasasakupan ng pinakamahirap at medyo nakakaangat ng konti. Hindi lang doon sa specific na municipality. Oo. Kasi ang maglabas na table natin dito yung province. Okay. So yung provincial level, meron tayong classification kung saan mga sino mga anong mga provinces na considered as below the income is below poverty line. So, pero meron din mga ibang paraan, parameters to identify kung ano ang of this province, anong mga municipalities na medyo ma-kwad nga, ma
mataas ang poverty incidence. Kasi importante ito masyado because we have agencies of the government. I mean, the government itself is also looking into, titingnan nila kung saan area na yan para mabigyan ng intervention. Mm. Kaya meron din tayong parameters, may mga paraan din to identify kung ano ang mga municipalities na mamataas ang poverty. Opo. Eh, maalalahan natin, 2018 yata inilabas yung result ng survey sa buong bansa, no? Ang probinsya pa rin o ang region, Bangsamoro Autonomous Region ang may pinakamahirap na lugar sa ating bansa, kaya binuhos doon ang programa ng gobyerno. Yes, Loy, tama kang. In fact, meron municipality dyan sa barn, halos almost 80% of the families belong to poverty level. So in every 10, family, walo doon, poor. Meron tayong ganun mga results based on the 2018 family income and expenditure. Pero malamang ngayong survey na ito, isa sa pinakamayaman na lugar na ang Barm kasi marami na silang sasakyan. Hopefully. Because I cannot speak. I hope na mag-improve na sila. Kasi may ano naman, may structure. Actually, kung titingnan mo, lamang pa yung Barm isa sa other region. Correct. But they have the regional government, and there is also intervention coming from the national government. So, lamang pa sila sa structure because they have regional government. Aha. Sir, ako yung nagagalak sa panahon binigay po ninyo dito po sa ating programa. Baka may mga dagdag po kayong mensahe sa ating mga kababayan, especially sa ongoing po na survey po ngayon. Salamat, kapatid Loy, sa panahon na makapagbigay din tayo ng mga informasyon sa ating mga kababayan. I hope hindi kayo magsawa sa ating mga enumerators, bumibisita sa inyong mga lugar, sa inyong mga bahay-bahay para makolekta ng mga datos dahil yan ay mandato po ng ating gobyerno. So, makakatulong po kayo sa ating mga decision makers na kung ano ang mga polisiya o programa isusulong ng ating government base sa datos. Kasi ang kuan natin ngayon, yung formulation ng ating mga programs, mga plans, kailangan evidence-based. So, ibig sabihin, may datos ka na kinukuha talaga o nanggagaling sa mga reliable sources na katulad ng PSA. Kaya inisikap din natin na kuha tayo ng mga datos na inutos sa atin ng ating gobyerno. So, huwag po kayo mag-asawa kung halimbawa napili kayo respondents. Kasi ito ay sample lang. Hindi po yan pinipili lang na ikaw lang talaga. Kung nakita yung pangalan nila, yan lang kukunin po. Hindi po. Random sample yan. Saka meron tayong design kung paano kinukuha yung mga samples. So, yun lang ang maitulong natin kung ito. Ako, handa, ako ay magiging respondent. So, yung mga information na ibigay ko sa mga enumerators, yan ay tulong ko sa gobyerno kasi you are not actually telling about yourself but it reflects the entire community because you represent them in that part of the country. So, meron pa tayong mga labor force survey, kinakandat ng ating mga provincial offices. Tapos itong family income and expenditure survey ay natatapos lang yung enumeration natin at nagpasalamat tayo sa ating mga kababayan. Wala naman refusal, hindi nag-refuse yung ating mga kababayan. Ito ang kagandahan ngayon, Loy, ang ating mga kababayan ay medyo ano na sila, aware na sa importance ng mga surveys. Nagugulin siya na mismo. Sila na mismo magsabi, oh, bakit hindi mo ako interview? Pero hindi siya kasama sa sample na theory. So we have to say sorry to them kasi they're not part of the yung napili na na-pick up sa sample. Pero yung mga
napili na sample, talagang all out yung support nila, binibigay nila yung mga information. So, kasalamatan natin sila dyan dahil napakalaking tulong talaga sa ating gobyerno. Kaya, salamat kami sa TSA. Nandiyan sila, tumutulong when it comes to that statistical work. Another thing is yung ating national ID nandiyan pa rin, hindi pa tayo nag-uumpisa pa lang tayo, so kailangan supportahan din natin, mag-enroll tayo sa mga registration centers natin. Meron tayong na-deploy mga teams sa barangay, sa munisipyo, so magpa-register po tayo dun sa national ID. Yan ay trabaho din ng Philippine Statistics Authority para ma-ensure natin yung lahat ng kababayan natin dito sa Region 12 ay pasok na sa national ID natin at eventually makukuha nila yung ID nila, i-deliver sa kanilang mga kababayan. Opo. Salamat kayo, Lloyd, pagkakataon ito. Oo. Dagang salamat, sir. Thank you so much po sa panahon. Thank you. Opo. Mga katinig ninyo nga nabati si PSA Director Attorney Maktahar Manulon. So at least dili man lisod karon i-convince no nga tuma kaigsuunan sa pag-capture sa ilahang sa para sa national ID system kay kabalo sila nga kini ang usa sa mahimong basihan sa paghatag og ayuda sa gobyerno ngadto sa mga apektadong mga pamilya hilabi na niini nga dunay pandemyang COVID-19. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mga katinig, wa na kita igong oras, daghan pa unta kita pagahisgutan, pero wa na tagili na tong orasan. Daghan kay salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Taud-taud mosunod ang atong alas 7 balita. Maigbuntag kaninyong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na, kasi lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbebenta ng cabinets.